if ye be reproached for the name of Christ. Happy are ye, for the Spirit of glory and of God resteth upon you. On their part he is evil spoken of, but on your part he is glorified. But let none of you suffer as a murderer, or as a thief, or as an evildoer, or as a busybody in other men's matters. Yet if any man suffer as a Christian, let him not be ashamed, but let him glorify God on his behalf. For the time is come, the judgment must begin at the house of God. And if it be first begin at us, what shall at the end of them be that obey not the gospel of God? And if the righteous scarcely be saved, where shall the ungodly and the sinner appear? Isabay, wherefore let them that suffer according to the will of God commit the keeping of their souls to Him in well-doing as unto a faithful Creator. Let's pray. Lord, man, salamat sa iyong salita. We pray na kayo po ay magpala. Kayo po ay maghanda, magturo, Panginoon, sa amin sa dakilang mga bagay na natutunan namin sa iyong salita. Sa bagay ito, Lord, na kailangan namin as a church, as we go sa seventh year namin, matuto namin gawin, gumawa, Panginoon, but especially gawin ng mabuti mga bagay-bagay upang ito'y makalugod sa inyo according to these passages. At sa church din po, lumago kami at mapagbigyan po rin lalo sa inyo, Panginoon, na mabuti, maayos, at in the end kayo po yung mag-glorify. At even ourselves, Panginoon, kami mapapalagay sa kaayusan dahil po kami naututo sa church and individuals. Nila po, Lord, again, kayo magpala. Patawarin sa aming mga kasalanan din po, Lord. As we study this, Lord, makita rin namin yung mga hindi nakakabuti sa amin, of course, mga daanan namin sa ibang points, and then ang end, Panginoon, ito ay magawa nga namin po yung mabuti. So yun lang po, Lord, again, kayo magpala. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Ako po na po. Good morning po sa lahat. Good morning po. Okay ba kayo dyan? Oh? Sige, focus na po, ha. Lahat nang tayo-tayo. Ayan. So, title po natin ngayong umaga at hapon na to, aabot to sigurado. Title po natin ngayon is, nalagay ko dyan, In Well-Doing. Ganoon lang kayo eh. Sabi dyan, no? Sa verse 19, In Well-Doing. Ganoon subtitle natin is Doing the Right Things Properly. Medyo basic eh, no? Okay lang. Kasi nga, may bagay na ginagawa tayo, minsan maganda naman, kasi yung pagkakagawa, kung paano ginawa ang gagawin, maating okay na rin, isa naman hindi, di ba? Pero gusto natin gawin ng mga maganda, no? Maayos, at the best yung mga ginagawa na natin. Yan. So, to make us to the next level nga, okay? Naalala niyo yung kailangan mo sinasabi yung next level na yan. Parang last week, di ba? Kasi nga, minsan na nagliligo din sa atin, umaatin na, kaso hindi naman maaga, late, hindi pa handa. Or yun nga, minsan hindi umaatin, minsan umaatin, minsan hindi. And then, yun nga, yung kusang loob, susuko yun ah. Next, sabihin yung mga ginagawa natin, magkusa na tayo. So, party rin ito ngayon. Kung may ginagawa na tayo ngayon, salamat. May pwede magdagdag at dagdagan pa, pero ayusin natin. So kaya ang title natin again, In Well-Doing, subtitle, Doing the Right Things Properly. Yun ang pag-aaral natin na focus tayo sa ministry. Obviously, malalim yung passages dito. Ang 1 Peter po, ang tema niya, natapos natin ito sa Bible study. Ang tema po ng 1 Peter, napaganda, pero more on sufferings. Ulit-ulit, hanggang chapter 1 hanggang matapos. Nakabanggit niya siguro, malamang, alam na natin. Habang nagtatrabaho, naglilingkod si Peter at kanyang mga kasamahan, hindi mawala yung suffering. At yung iba, lalo sa panahon natin ngayon, ang problema sa atin ngayon, hindi tayo ganun ka-persecuted eh. Meron pa rin, pero kaiba rin. Pero hindi, doon iba sa atin, may pinagdadaanan din, di ba? Minsan, maganda yan eh. Ang hirap po ng church, kung Kristiyano, na wala nang pagsubok, parang joke na lang yun, pag pinag-usapin pagsubok, parang wala naman eh. Hindi nakarelate yan. Kaya nga yung mga legitimate na church, katulad natin, hindi mawawala yan.
alam ng Diyos yan, pwede mo tayong payamanin lahat ng Diyos, eh, alam niya, di makakabuti sa atin. Kaya hindi agad binibigay yon. Kung sakali lang, kung gusto niya, kung gawin niya, okay. Kung hindi, okay lang din. May paghihirap talang embrace natin yun. Okay, I'm getting ahead of myself. Pero okay lang yan. So, introduction. As an introduction, meron na akong last 2 years ago. Which is, wala pa yung ampers dito, sigurado. Pero yung karamihan, dito na, no? Kaya walang masamang ulitin yung mga preaching, eh. Pero, last October 2021, buhay na kayo nun. Pinitch ko, ang title ng ating ano is Not Weary in Well-Doing. So, sabihin, part lang, pero ganun din. Ibig sabihin, huwag ka mapagod, gumagawa ka ng maayos, huwag ka mapagod. So, number one introduction lang natin ngayong umaga at hapon. Mamaya kasi, mag-focus tayo kung paano natin gagawin nga ng maayos yung dapat na ginagawa o ginagawa na. So, para lang sa iba, balikan ko lang to. Ngayon tayo, 7 points. Okay? Last time, ha? Kasi dyan, sabi ko, paano good works that we should do no matter what. Ito yung mga bagay na good things, good works. Ang ating ginagawa, basic din to, no? Pray, and then protection. Actually, sub-point yung protection. Ibig sabihin, pag nag-pray ka, may protection ka. And then, preach, soul winning. Then, trusting the Lord. Misa nakakapagod, di ba? Mag-pray lang. Paglalahanan ko kailan yung iba, no? Okay, nag-pray naman ako, pero hindi naman sa ano, pero alam niyo yung ating GC. Nare-remind kayo, kahit ako eh. Kung wala yun, minsan siguro gado nakakalimutan ko rin. Hindi ito yung pray na Lord. Kayang bala ngayong araw, amen. Ganun. Ano to, yung ano to, pray? Pray, to, pray din yun, pero yung ginagawa natin araw-araw, ano naman, alam niyo na, kaya may listahan tayo mahaba. Ngayon, hindi ko rin naano lahat lagi yun. Pero kabisado ko kasi yun. So, dinadaanan ko, kaya hindi ako nakapag-pray ng saglit lang. At lalo ako, isa-isa ko yung pinag-pray. Kasi sabi ni Pastor, ganun talaga yun. Kaya, doon minsan, nakakalimutan din ako. Ganun yun. So, huwag natin bilisan lang. And then, number two, no, niya, preaching, soul winning, magandang bagay, huwag natin tigilan. Trusting in the Lord, minsan mahirap mag-trust, pero kailangan. Imagine mo, magsawa ka, magtiwala, paano mangyayari yun? So, tuloy-tuloy lang. Number five is follow the godly leadership. Ito yung iba, yung mga sumunod, parang na, ano ka, eh, ikaw na lang masunod eh. Hindi ko na, kasi ano gagawin natin, hindi ko alam. Pala eh. Huwag kang magsawa minsan. Kaya lagi sinasabi rin dito, kung na, may naasa sa mukha ko dito, ayaw mo na sa church. Sige, punta ka sa ibang church. Kung talagang hinahanap mo yung mga kabutihan, ganun. Ayaw mo dito, hanap ka rin ng ibang Baptist church na maayos. Walang personalan dito, amen? Amen. Hindi ko gusto kayong i-hold lang dito dahil gusto ko. Kaya kung ayaw nyo eh, alam naman. Anyway, trust the Lord, love. And patience, magandang bagay, magtutuloy tayo dyan. Follow the godly leadership, then work for the Lord and for our family's needs. Okay, very basic to. Ito, hindi mo na kailangan minsan sabihin sa kahit mga unbeliever. Pero minsan kailangan pa rin, sinabi sa Bible yan eh. So, mga Kristiyano, langit naman tayo, mamatay naman yung anak ko sa gutong, langit naman eh. Tama ba? Sikap ka pa rin, okay? And then, deal with negative people. Nakakasawa po yan, pero kailangan natin gawin, okay? So, yun po yun yung dati. Not weary. Huwag kang magsawa. Huwag kang mapagod. Tuloy lang. And then, another introduction po, no? Itong well-doing, medyo familiar to. Ano, common na ano to. Katulad nung ginamit kanina sa... Madalas mong gamitin ito sa New Testament especially. Okay? Kaya, sa introduction again... Tingnan natin yung mga use niyan. As in, mayroon sa Romans. Sabi, tingnan ko. Ayan, sabi sa Romans 2:7. Romans 2:7. Magbasa po. Ready, go. Therefore, by patient continuance in well-doing, seek for glory
Pengi pong water. Sorry, nakalimutan ko sa taas yung aking. Sabi dyan, to them that who continually in well-doing, sabihin, mga tao po at lahat tayo dapat patuloy ang paggawa ng buti, hindi ka nag-asawa. Naintindihan ko yung minsan pag tayo, lalo na pag hindi ka yush, hindi ka sanay umatid ng, di ba? Kasi ngayon, umatid ka na. Minsan nakakapagod yung sabihin, dati hindi naman nag-ganito, yung mga kapitbahay ko, hindi naman ganito, yung magulang ko, hindi naman ganito. Tapos ako, i-expect nyo, ganyan. So nakakapagod. Pero pag magandang gawain nyo, ba't mo tayo tigilan? Patuloy lang, dapat may patience tayo. So ito medyo wag niyo kakalituhan, anyway, malinaw naman yung ating doktrina dito. Hindi nagliligtas yung ano ha. Paggawa ng mabuti, ibig sabihin lang diyan ligtas ka na. Papunta ka na doon, gumawa ka ng mabuti. Wag niyo babaliktarin, no. Anyway, alam na natin 'yan. So ano ba yung iba? Ito naman sa Galatians 6:9 yung ano natin kanina. Yung sa last 2021. Ito yung ating text, no? Sabi dyan, and let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. Ang problema isa ba, naglingkod ng konti, isang taon, dalawang taon, biglang ihinto. Eh maganda nga yung ginagawa mo, huwag kang magsawa, huwag kang mapagod. Eh napagod, magpahinga. Pero yung huwag kang magpahinga ko. Pahinga ako next Sunday, hindi ako mag-church. Nagpahinga ka na nung gabi. Idalangin mo talaga na napagod ka spiritual. May totoong ganun, may kapagodang spiritual eh. Maganda dyan, mahirap yan, pero madali rin. No? Ibigay mo sa Diyos, yun ang term sa atin eh. Sabihin, hindi ko kaya to Lord, ikaw na yung ano. And then, kasamahan ka naman niya, tutulungan ka naman niya, spiritually, kaya yan isa, dalawang araw. Sabihin natin, ano bang discouragement na matindi? Pinakamatindi siya, namataya ka ng mahal sa buhay, matindi yan. Obviously, may ano dyan. Diba? Parang sinay mong ampers, medyo nag-absent. Pero ayaw nila mag-absent, pero puyat eh. Ha? Ano talaga? So, pero after nun, tuloy-tuloy na ulit. So, yung kaya sabi dito, sa verse na to, huwag ka dapat mapagod kasi sabi dito, hindi ka sa tamang panahon, aani ka rin. Lalo kami magkatabaho, ganun yan eh. Minsan, pag bago nagkatabaho, talagang masipag yan eh. Umpisa. Okay, bagong business. Ano ka dyan eh? Ito yung aking gamit, ito yung aking plano, ito yung aking produkto. Excited ka dyan sa umpisa yon. Sana magtagal yan kasi pag di ka na excited, ano mangyayari dyan? Gagawin, tatamarin ka na, huwag muna akong pumasok, huwag muna akong lalo mag-business, huwag muna akong bukas. Ina-expect ka na dun eh. Diba? Tandaan niya, mag-business kayo. Parang church din yan. Kaya nakita niyo naman kung paano natin sinagayang alahala, tsaka ito, di ba? Kahit napakahirap, pwede ba wala muna tayo service doon? Di pwede yun. Huwag ka mag-iisip ng gano'n sa trabaho, sa business. Sarado muna ngayon. Pahinga. Ay, may church daw doon. Punta ako. Pagpunta, sarado. Kaya huwag ka mapagod. Kaya sabi ito, dati iniisip mo, later, ikita rin ako, okay, sa business. Sa church, kung ano man yung nagkabala natin sa ministry especially, aani ka din. Okay? Kung sa taba, mapromote, kung ano man yan, lalaki sweldo, yung anak mo, tsinatsaga, mahututo rin to. Ganun, lalaki rin to at makakatulong, ano man yan. So, huwag tayong faint, huwag tayong mapagod, huwag tayong bibigay, huwag tayong mag-quit. Another passage dyan. So, pinapakita lang natin na yung term na yan ay paulit-ulit sa Bible. Kasi nga, ang ganda ng ginagawa mo, well-doing. Gawaing maganda. Huwag mong tigilan. Sabi dyan, kayo ulit. Ready, go. But ye, brethren, be not weary in well-doing. Parehong-pareho lang. Dito, tayo sa, dito na tayo ngayon, yung last three. Yung last two muna, yung last three. Puro First Peter na. Okay? Chapter 2. Sino na? Ako na, no? So, for so is the will of God that with well-doing ye may put to silence the ignorance of foolish men. So, magandang point ito mamaya, pero hindi, hiwala ito. Introduction lang. Bakit dapat kang gumawa ng mabuti?
Ano nagagawa nun? Huwag mo lang gawin karnal, ha? Pero iba kasi ganun eh. Papakita ko sa kanila, ako magaling din. Huwag naman ganun. Pero in a way, okay. Pero huwag maghiganti lang, okay? Pero alam mo, pag ginagawa mo daw yung mabuti, mapapahiya sila. Walang masasabi, yun ang gusto ko sabihin. Kung alam nyo naman ang ginagawa din sa... Simula tayo dito. Bagay, hindi ko na rin, hindi na rin bago sa akin yan. Kasi may mga nakikita ko, simula, kinikriticize, ganyan. Si Pastor Pad, lahat siya may kwentong ganun eh. Kasi pag ikaw dati member ka, may pastor ka, parang na-elevate ka ng gusto, parang, eh pag di sila salita, lalo ako, hindi ako, hindi sana yung taong ako yung narinig magsalita. Kasi hindi ako magaling magsalita talaga. Sino ba yan? Parang ganun. Ngayon, ang tawag natin yung critics ba, basher, ngayon, ganyan yung mga ano eh. Anyway, gusto mong tumahimik yung mga yan? Kasi tatahimik, ginawa ni Jesus yan, di ba? Kung alam niyo yung sinabi doon, and from that day on, they durst not to ask no more question, parang ganun. Noong una, sinusubok si Jesus, tanungin niya natin ang nasabihin nito. Bandang uli, huwag na. Wala ano eh. Anong tatanong? Lahat na sasagot. Tayo pa yung napahiya, ba't pa natin criticize yung tao? Kaya hindi na. So pwede natin gawin yun, dapat natin gawin yun. Kaya dapat maganda ang pagkakagawa mo sa ginagawa mo. Para wala silang duda na ito, kaya lang ito, pastor, bahay sa pera, kaya kasikatan, gusto lang ano nito, kung ano man mababaw na dahilan. Eh ginagawa mo nung mabuti, mamatahimik yan siguro nga hindi. Siguro totoo na ito. Yan ang sinasabi sa verse na ito. Amen? And then last sa ating introduction, 1 Peter pa rin, kayo magbabasa, 3:17. May bago, ready, go. For it is better if the will of God be so, that he suffer for well-doing, than for evil-doing. Sa Tagalog, mas mabuti na, at ito ay gusto ng Diyos, na kayo ay mag-suffer or mahirapan. Ayaw ng Diyos na mahirapan dahil lang mahirapan, okay? Ang gusto ng Diyos, mas maganda maghirapan ka na gumagawa ng mabuti. Yun. Hindi yung mahirapan ang gusto lang ng Diyos. Hindi. Para mga bata ngayon, magtrabaho ka, maghugas ka, mag-aral ka. Ay, pinapahirapan naman ako. Oo, mahirap. Pero hindi pinapahirapan lang. Okay? Pinapahirapan. Hindi, kung pwede bang matuto kayo ng ninahirapan, eh, mas gusto namin yun. Paano ba yan? May mga fictional ano, na movies ganun, 'di ba? Dina-download lang daw. O isaksak mo sa utak mo 'yung ano. Hindi mo pwedeng ganun eh. Hindi ka mahihirapan, pero walang ganun, dito to 'yun, kaya nga kunwari lang 'yun eh. So, ang gusto ng Diyos, so okay na 'yung mahirapan ka kasi gumagawa ka ng buti kaysa naman sa paggawa ng masama, 'di ba? Kaya may sabi ng isang pastor ganun eh. Sabi niya, ito pinasapasa pa sa mga Baptist. Kaya sabi niya is choose your suffering. Diba? Kahit sa mga unbeliever, may ganyan sila. Kunwari, ikaw, choose your suffering. Kunwari nga, sa kalusugan na lang, ayaw mo mag-exercise kasi mahirap eh. Mahirap yan, no? Ito mo naman. Hindi ka nag-exercise, kain ka ng kain, tulog ng tulog, mahirapan ka rin sa pag nag-deteriorate yung kalusugan mo. Hindi yung hirap, oh. So, anong gusto mong hirap? Yung exercise o yung hirap pag may sakit ka na? Eh, parehong mahirap yun eh. Pero choose your hirap, di ba? Choose your suffering well. Ganun din ako. Pag nagsipag ako, mahirap yan. Pasok ng pasok. Di, aral mo na. Aral ng aral, aral ng aral, aral ng aral. Ah, hirap! Ayaw ko na yan. Di ako gaaral. Oh. Sige, relax, relax ka ngayon, di ba? Tambay, tambay. Ako, kailangan ko pang pera. Saan kaya ako punta? Trabaho daw. Mabigay sa akin trabaho. Ba't ayaw sa akin? Hindi ako pinag-aralan eh. Ang hirap din ang buhay ngayon nang walang trabaho. Eh kung naghirap ka na lang mag-aral, tumalino ka pa, na-explore pa, oh, ganun na, ang dami pa nalaman. Eh, hirap eh. Mahirap din walang trabaho. Amen? Nakikinig ba mga bata? Ang hirap nun. Saka ka makikiusap, saka mag-pray na lang ako, pastor. Yeah, pero mahirap pa rin. Ano ba? Dito tayo punta sa aral din trabaho. Napasok na rin. Napasok na rin trabaho. Ganoon din naman. Ano natin? Trabaho din. So, ayaw mong mahirap na trabaho.
Hindi mo alam, pag naghirap ka ngayon, ikaw ma-promote ka, ikaw na yung mag-uutos-utos na lang. Amen. Mahirap pa rin actually, mag-manage ang tao, sobrang hirap. Pero at least, di ba? Kaya choose your suffering. Kaya sinasabi ni Jesus dito, again, ng Bible, mas maganda na mag-suffer ka ngayon. Sa paggawa ng mabuti, pastor, ang hirap niya mag-soul winning. Kita mo yung mga kulto doon, oh, lalaki ng daming pera, tapos di na nga nagaganyan eh. Suffering nila saan? Kung hindi ligtas yan, siyempre sa impyerno, pag ligtas man yan, suffer pa rin yan. So nakikita niyo yung sinasabi natin. Introduction pa lang tayo, pero this time, dito tayo sa ating pinaka chapter, sa chapter 4. So again, ang topic natin is well-doing or doing well or in well-doing pala. Importante yung in. Okay? Kasi dapat andun tayo sa paglilingkod. Yan ang term sa mga nasa paglilingkod. Ano yung sabihin nun? Hindi nasa sanlibutan ka lang. Dapat naglilingkod tayo. So eh, mahirap nga. Tingnan natin. Paano tayo? Ang point natin dito is ano yung mga kadahilanan at paraan para tayo makapaglingkod ng maayos. Okay? Doing well or well-doing. Ginagawa yung mabuti at ginagawa ng maayos. Ganun ang ating tema ngayong umaga at hapon. So number one, sabi sa verse 1, sabi dyan, for as much then as Christ has suffered for us in the flesh, arm yourselves likewise with the same mind. For ye that had suffered in the flesh had ceased from sin. Sa Tagalog, nakita nyo naman, ang Panginoon mismo, si Kristo ay naghirap para sa atin. Salaman. Okay? So, ang gagawin natin, arm yourselves. Ano yung arm yourselves? Arms. Ano yung arms? Pag sinabi arms, sergeant at arms. Meron yung, ano yung almas? Yan, ano yung almas? Ito yung arms, di ba? Pero, ang tinutukoy na almas madalas, may almas ka ba dyan? Baril yun, or kung ano man yung weapon mo. Yan, salamat. So, dapat meron kang weapon. Eh, sabi dito, with the same mind. So, ang weapon mo dapat kasi si Jesus, hindi basta-basta niya sinalubong lahat ng paghihirap eh. Okay? Pag meron kang paghihirap, dapat, minsan hinahanda ka, minsan mga lalaki nga tuloy lang, pinaghahanda pa. Uy, masakit siya, masakit siya. Hindi naman, hindi naman. Pag-endong ka na, kasi minsan may, di ba? Ganyan, pag nagtatrabaho ka na, dapat ihahanda ka dyan. No? Hindi yung, yun nga, kaya si Lance nakakalungkot, pero inanda ko na yung kaso nga talagang ano eh. Hindi ko rin alam kasi minadali rin eh. Yun ang nangyari talaga doon. So, pero tiwala tayo, kaya siguro ito. Kasi ang ganda ng kwentuhan namin eh. Nagsisiyan ko na yan, hindi ko na gagawin yan, hindi na ako babarkada. Okay to, maasa ako ganun. Kasi yun nga, hindi na handa pa rin. So I believe, hindi siya nagpakaani sa akin dapat especially. Pero yun nga, again, medyo compromise yung ano niya doon. Question, so, hindi na paghandaan. Ano mangyayari pag di ka handa? Kahit saan, nag-memory verse ka, chapter, hindi ka handa, ano mangyayari? Nakita nyo na, di ba? Yung mga hindi handa. So, meron naman nag-share. Amen? E sa ibang bagay, nag-asawa ka ng maaga, hindi ka handa, anong gagawin? Mahirapan nga, sigurado yun. So, again, pwede namang ihabol yan, pero alamin mo rin, that mahirap yan. So, may ka ng tulong na, anong tulong kailangan mo. Kasi, hindi ka handa eh. May bagay na mahirapan ka talaga kung sisihin yung magulang mo. At kung sino man. Amen? Amen. Ang Diyos, wag. So, ano pa yung mga dapat pinagandaan? Exam! Nako, alam, sigurado tayo lahat na, di ba? Pag hindi ka handa, wala kang tinulture eh. ano nga ba yun? Kung meron lang, ang lalim ng hinuhukay mo, hindi mo kasi ni-review. Kung ni-review mo, kanina mo lang yan. Alam mo yan eh. Oh. Parang ang tinocho, lalagay mo pa sa Facebook. Okay. Alam mo yung mga dati pinaghahandaan? Yan, nagbubuhat. Kung ano man yan. Diba? Maghandaan. At especially ito, spiritual, ito sufferings kasi ito yung, alam na ni Jesus yung, alam niya yung sa, nag-pray pa siya sa Gethsemane, diba? At alam na actually ni Jesus yung pagdadaanan niya. Kaya, hindi siya bandang uli, nagreklamo. Yung sinasampal-sampal pa siya, nakaka-insulto yun, no? Diyos ka, anak ka ng Diyos.
Alam niya na eh. Kaya number one, ano? Hindi ko pa nasabi sa inyo, di ba? Point number one, sa voice naman, paano tayo makakapaglikod ng maayos at magawa yung mga bagay-bagay ng maayos ay those that suffer and gather experience in the work, develop to do the work well. Ano na, haba, no? Paano mo gagawin ng maayos yung ginagawa mo? Kunwari, again, yung mga baguhan sa trabaho, talagang asahan mo, di ba? Pero pag napaganda niya, napag-aralan, and then, ang galing gumawa nito. Kunwari, ito. Ang galing gumawa. Nakakita pa yung mga pulpit na grafi pa. Paano kaya ginawa yun? Yung nag-ano, nag-isip ako ng design dito. Hanap ako ng hanap. Paano kaya nagawa yun? May mga ganun-ganun pa. Inukit ba yun? Ngayon, alam ko na. Kasi may panggawa dun. Actually, nabibili nga yung mga ito. Nakita niyo ba ito? Paano ginawa yan? Ayan, oh. Puliding-pulido. Ano eh? Nilagari ba yan? Andiyan na, hindi. Yung order na yan, buo na. Puputuli na lang. Okay, alam nyo na, di ba? Ang galing naman ang gumawa nito. Napaghandaan niya eh. At lalo pag ginagawa mo na, hindi na mahirap gawin. Kasi nagagawa mo na maganda kasi sanay ka na. At ang point actually dito, ang nabanggit kasi dyan, suffering eh. Di ba yun yan? Nahirapan ka sa umpisa, pero gagaling ka niyan pag ikaw ay nasanay na. Okay? So, ang sub-point nito, accept the fact that work involves suffering. Sa Tagalog, dapat alam mo na na pag nagtatrabaho ka, mahirapan ka. Malala ko na lang tuloy siya. No? Kaya yun eh. Nahirapan. Ano yung na-expect mo? Di ba? Hindi ka pinaaral ng magulang mo. Hindi na kaya. O sige, pipermisyon ko yung ibang tao. Dapat ka ako paaralin nyo. Nagbulakbol ka, tapos ngayon yung attitude mo na hindi mo na, yung karakter mo na hindi mo na ayos, yung ibang tao mga problema sa'yo, ganon. Sa trabaho, subukan yan, tanggal ka agad. Kaya nga sa trabaho ngayon, meron talagang 6 months na probation na tinatawag. Kasi andong ka nga, sige, sweldo ka. Hindi ka handa, hindi ka maayos, tanggal ka agad dyan. Naintindihan nyo mga bata, alam mga lalaki, gusto ko mag-asawa, sarap na ba? Si pastor, asawa yan na, ang saya! Di ba? O, anong kasama niyan? Responsibilidad. Especially mga lalaki, dapat ano nyo na yan? Hindi naman ba't sa mga babae? Huwag ka nang tingin sa babae. Yung babae, pag ganyan-ganyan lang. Sa'yo, binigay yon ng Diyos. At kahit society, alam yan. Ngayon, society natin, parang ewan din minsan eh, madalas. Pero yung mo expect, tapos, itong si, sino ba itong Chief Justice, hindi Chief Justice, si Casida, kilala nyo ba yun? Tataka, sinundang mo lang yun dahil sa bakuna, kasi nga, kahit na paano, against siya dun. Eh, puro ganun yung mga post pa, Acosta pala, sorry. Casida, Acosta. Magaling naman, kaso ano yun eh, iglesia ni Soriano yun. Anyway, kaya may mga post-post siyang ewan. But anyway, halatang halata, nakaawa ako sa asawa nun. Kasi yung mga post niya parang independent lady, parang ganun lagi eh. Kesyo, hindi raw patas ang lalaki sa babae. Kasi meron pang meme sila eh. Yung meme, yung mga lalaki, kasama ng babae, tatakbo. Sa course. Nakita niyo na yun, sino nakita nun? Hindi mo nakita, ang picture nila sa utak niya. Parang oval. Tatakbo yung lalaki, tatakbo yung babae. Yung lalaki, tuloy-tuloy lang daw yung takbo. Yung babae, may labada, may... Parang may mga hurdle daw. Nakuha niya yung gusto nila sabihin. Gusto nila sabihin, hindi patas. Mga babae, kailangan maglabas. Magatrabaho. Eh, ba't ka nagatrabaho kasi yung tanong? Kasi ganyan society natin, talagang kakawawain ka, tapos bandang uli, naghihimotok, at mag-rebelde yung mga babae. Kasi nga naman, yung lalaki maliit, ba't pinagtrabaho? Yun ang tanong. Kaya balik tayo dito, mga lalaki, nakita nyo ba yun? Huwag nyo expect yung babae na nagtatrabaho din siya, maglalaba pa, pupuyat sa anak, eh meron naman libre, kahit na. Diba? Tsaka nga yung disadvantage sa company yun. Alam nyo ba sa amin, ang libre ng babae pag nanganak 3 buwan, na sumasweldo? Sa kumpanya tsaka sa SS mong bihira, ilang unfair. Isa nang galing yun sa tax.
At yung kumpanya, hindi kumikita kasi wala nga siya eh. O sinong na-disadvantage? Yung kumpanya, yung gobyerno, lahat ng taxpayer. Bakit? Kasi tanga yung policy natin. Maganda sa bahay yung babae, magampanan niyo, napaka-importanting role niya dyan. Napakahirap yung mga bata eh. Turuan mo, magkatrabaho ka din. Sermon sa trabaho, sermon sa bahay. Talagang mag-i-rebelde ka bandang huli. Kaya bandang huli, naghihiwalay, nagkikipagkompetensya yung babae sa lalaki. Bandang huli, sira ang bahay. Amen. Kung sabihin, dito to yan, sinurvey yan sa US. Dito kasi, mga bulok ang survey natin. Sa US, ganun na ganun. Ilang percentage ng mag-asawa yung naghihiwalay? Karamihan doon, pareho may trabaho. Punta ako napunta doon. Ngayon nga, kasi mga lalaki, dapat buhay na natin yung mag-provide sa ating pamilya. Nakakahiya tayo pag di natin sila pinapakain. Ilagay mo na yun sa utak mo. Katindihan niyo ba yun? Kaya mag-ayos ka ng trabaho ng pag-aaral mo. Ngayon pa lang. Katindihan niyo ba yun? Sa trabaho, asara niya. Ang dami pagsubok dyan. Tapos ngayon, di ka armado. Sinasabi niyo kaya sa point natin dito, arm yourselves. Anong dapat mong i-arma? Pag sa gera, anong mo, kalaban mo, aircraft carrier, ang gamit mo, ano, kutsilyo. Hindi, patay ka agad. Actually, hindi ka nalabanan, tatawanan ka na lang eh. Eh, ganito ang laban Kristiyano, alam niyo namang ginagawa natin, di ba? Spiritual ang labanan. At, tawag dito, psychological. Tapos wala kang alam salita ng Diyos. Makakapag-quote lang, okay na. Naku, hindi ka uubra. Pamilya mo, sinisila ng kaaway. Pinagpaplanuhan niya, sino ba ako na? Si Kuya Jun, yan. Anak mo, bad. Ilan yan? May ampers, di ba? Ngayon pala, hindi ko nabanggit bad eh. Kaya sabi ko, isip ko lang, parang kayo, huwag ka muna mag-preach bad kasi parang napansin ko, pag nag-preach ka ngayon, next week wala ka na eh. Kasi nga, tinitira ka ng kaaway, bad. Ganun yan, dapat alam natin yan. Alam ko yan, sinabi-sabi ni Pastor yan. Sabi niya, bad, nagtuturo ka ng ano, general epistle. Yun yung general epistle, Peter, ganyan. Sabi, bad, titirahin ka ng kaaway, bad, mag-iingat ka, pray ka. Yung sabi ni Pastor, totoo yun eh. Nangyari sa kanya, nangyari sa amin, doon nagkaroon si, tuloy mo si Stephen, nasa hospital pa, si Peter, susunod pa. Ang hirap na pag maulang ka. Nagatabaho ka, ministry, tapos ganun. So dapat alam natin, armado ka na, titirahin ka ng kaaway, dapat meron ka, panlaban. Amen. 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 Mga lalaki, yung mga babae, supportan yung mga lalaki, huwag yung bakla ka naman, yung mga ganun, tinira mo pa. Ang hina mo naman. Tulungan mo na lang. Amen. Lalo pag masawa na kayo. Hindi nga madali yun eh. Ginagawa niya para sa pamilya niya yun. For future, okay? Kaya handa nyo na sarili nyo. Nasa tamang role kayo. Amen? Amen. Nakuha na, mga lalaki. Lalaki tayo! Amen! Amen. Matapang. Iyak agad. Hindi ako. Sabihin nung, pati anak mo, makikita yun. Ganun pala, pag may problema, iyak na lang. O kaya resign or tigil na lang. Ganyan eh, may mga ganun. Sa amin, ganun eh. Napagalitan ngayon, bukas, resign yun. Buti ko maraming ipon. Eh, di ba? Kaya sa school, napagalitan ang teacher, di na ako pasok, nakakahiya eh. Saan ka pupunta? Ubusin mo yung buong taon, mag-enroll ka ulit. Naku, patay ka. Okay, so yan, kaya armado ka dapat. Katulad ng merong utak si Jesus, ano iniisip niya? Para siya, bakit siya pinapako siya, tinatadya kasi, inahataw siya. Katatapos ko sa Mark, sabi, ganun, hinataw siya nung anong tawag doon. Kalimutan ko, basta hinataw siya sa ulo eh. Ano iniisip ni Jesus? Palagay nyo, hinahayaan nyo yun. Kaligtasan natin. Amen. Sa halip na si Impyerno tayo, sige, hatawin nyo ako. Banal siya, wala siyang kasalanan. Hinahataw siya sa ulo. So, tayo, dapat ganun tayo, amen? Amen. Soul winning na naman. Impyerno, upunta yan mga yan. Anti-anti ka. Eh, hindi ko makamisado yung verse, Pastor. Hindi kamisado mo muna ngayon. Labesa tayo ngayon. Wait, ulit na lang eh. Hiya ako eh. Sila pupunta sa impyerno, hiya-hiya ka pa dyan. Amen? Amen.
So ganyan, para magawa mo ng mabuti, dapat almado ka, accept mo, sigurado, mahihirapan ako dito. Eh pag alam mo na mahihirapan ka, maghahanda ka na. And then, pag andong ka na, gagawin mo na ng maayos yan. Kasi nga, alam mo na eh, hindi ikaw iiyak, atras. Kasi alam mo na. So sabi nga nila, sikat na sikat to kahit sa mga nag-gym. Alam mo, goal lang naman yun, mababaw lang eh, di ba? And na-experience ko isang beses, sabi ko, ginagawa na sa umpisa, ang sarap nun eh. Uy, lumalaki na ba? Ganyan-ganyan pa kayo, nakahubad pa kami, gano'n, you know? Parang, pero pag nakatatlong, ano ka na, dalawang buwan, parang wala ah. Hirap na hirap ka, kaya sabi nila dyan, no pain, no gain. Ang sabi nun, may rhyme pa, di ba? No pain, walang paghihirap, walang anong gain? Walang pakinabang. Dapat mahirapan ka, lalo sa gym. Mahirap yung, pero, ito mo, lumalaki na, lumalakas ka na. Ayan. Eh ngayon, mababaw pa yung gym, ya, inaasar natin eh. Spiritually, ano? Ayan. So, dapat, paano natin magawa yung ministry, or kahit yung ano, yung pagtuturo, yun, nakakahirap yan eh. Ilang CR ba kailangan? Okay, so, ganyan. At hindi lang sa ano, yan ang mababaw ha. Dahil ko kwento sa inyo eh. Una yan, para maintindihan nyo, muscle, dinedevelop. Eh, lalo na si Yolo, eh, ang hirap nun. Kahit yung martial arts, experience din namin yan eh. Hindi ka makakasipa ng gano'n, kundi 1,000 gano'n ang gagawin mo. Para magawa mo yung, eh, paano, pag di ka pa nag-stretch, di lalong di mo magawa yun. Kaya bago ka, nag-stretch pa kami, kaya, ang hirap, pero pag nagawa yun, saya nun, no? Kasi iabang naman. Eh, yung kay Yolo, gano'n eh. Madali lang kaya yun. Ginagawa rin ng mga dancer yun eh. Eh tayo, anong ginagawa natin? Soul winning. Amen. Hindi ka naman pinapractice, puro kahiya. Hindi mo nga malalaman kung ano eh. Si Kuya Eugenio, naunaan pa yung iba sa inyo. Palibasa, matangkad eh, no? Kinalaman ba yun? Wala. Pero siya, pag gusto mo talaga yung paraan. Huwag niyong hayaan pa ulit-ulit dito. Pero anyway, tabaho ko rin tuturuan kayo. Pero still, ayan, no pain, no gain. Eh, napagsabihan ako eh. Patibayin mo yung loob mo. Ganyan, dapat nga, pag sinabihan ka dami, lalo ka naawa sa tao to. Ano ba, sinama ako sa kanya? Nasabihan ko na nga siya para maligtas siya eh. Isyaran ko na nga eh. So yun yung minsan, yung pag mahina yung loob mo, nabanggit ko na rin kanina, napagalita, na-ignore. Eh dati kasi kami, ano lang eh, nag-umpisa rin ako sa trucks ganyan eh. Kasi nakakasira din ang loob. Diba? Kaya madalas sa park na tayo, pero maganda rin yan, kasalubong mo. Kaya yan, nadaan natin sa Luwini Seminar, diba? May day pray natin ha, sabi ni Pastor dito, sana kapagturo tayo sa Daidem. Amen? Para maganda. Hindi yung, ano kasi ang hirap pag di mo alam eh. Parang ganyan, wala kang armas. Pupunta ka ng gera, anong dala mo? Pamalo. Kalaban mo, laser. Okay? So again, point number one then, those that suffer and gather experience in the work, develop to do the work well. So sino magaling kahit saan niya, pag kikinis lang yung tatay, naalala ko si Jaja, no? Isang Jaja. Yung tatay niya gumawa dito, grabe. Sabi, ang galing. Dito sa banda yan, no? Kininis niya yan, eh. Alam niya yung paggamit dun sa pagkinis. Hindi pwede ako, kaya ko naman yan, eh. Sinubukan ko, yung mira. Tinitimpla pa lang yung ano niyan. Hindi pare-pareho yan. Tapos alam niya yung ano, meron pa siyang tiles. Tinitimpla niya yung ano sa tiles kasi nga dapat walang halong kahit anong malaking something, bato, ganyan, buhangin. So yung kasi, paano niya nagawa? Ba't ang galing niya? Kasi yun ang ginagawa niya buong buhay niya eh. Amen? So ganun, expect natin na may suffering, pero gawin mo lang trabaho, kamarte, tuloy mo lang. Okay, so no pain, no gain. And then yung arm yan, ano yung armas natin niya sa soul winning, sa ano, Bible skills, know-how. Pag alam mo, para kang may baril na malaki nun. Pastor,
matanda na, sesiran mo. Why not? Eh, baka sabihin niya. Baka sabihin niya. Ano sabi ng mga Katoliko? Dito ako pinanganak! Dito ako mamatay! Ano, sabihin, bomba yun ah, pastor ah. Eh, basuka siya. Eh, dala mo, nuklear. Anong nuklear doon? Mag-alang ka lang. Eh, nahi, tahi. Ibig sabihin po ba, pag pinanganak kong mali, mara, Mormon ako, Islam, doon na ba ako mamatay? Ibalik mo sa kanya yun. Parang nuklear yun. Siya mismo malalamig yun. Hindi mo siya sabi ko, dapat sa'yo, bomba. At nilang ngayon, sa ngayon, ang bomba ngayon, hindi na palaki yan din eh. Precision, ang tawag dyan. Hindi pwede may malaki yung bomba, punta natin yung kalaban natin eh. Papunta ka pala doon, pinasabog ka na. Intelligence din, alam dapat natin yan. Alam nyo ba yan? So dapat alam yung ginagawa natin dito. So diyan sila babastos eh, kasi hindi naman dapat, makapahamak din tayo doon. Kasi hindi dapat ngayon. Alam akong paano mag-approach, okay? Yon. Kaya yan ang arm natin, na sinasabi dyan, arm, bukod sa hinahanda mo yung sarili mo, gasuffer ko. Sa point lang natin dito sa ating topic, pinasok natin yung arm na yan, know-how po yan, skills. At nagkakaroon tayo niyan, parang games eh, pasok natin yung games nyo, di ba? Nakakita pa yung games, umpisa pa lang, malaki na pag-role playing yan, malaki na agad yung armas, di boring naman yun. Oh, interesado bigla si Stephen. Di ba yung mga gandang games? Alam niyo, hindi ko alam yan, ha? Kaya addict na addict yung mga bata sa game kasi parang pelikula din. Hinahanda kayo, di ba? Hindi mo muna malakas. Lumalakas yung baril mo pag may XP ka na, di ba? Anong XP mo? Ganyan yun, experience points. Mataas XP mo, mabibili mo na itong baril na to, di ba? Ayan, mag-games na kayo. Hindi, pero... ano pa? Mas lalakas ka na. Ah, tatalo mo na yung boss, di ba? Ganyan yung games eh. So, hindi yun nakakuha sa umpisa. Sino ang pinaka-boss ng kalaban? Satanas. Hindi na didiretso yun yan. Okay? Ang panginang bahala dyan. Pero yun lang gusto kong sabihin. yun, so dapat armado tayo. Number two. Again, ang topic natin is doing well or well-doing. Gawin nyo mabuti, gawin ng mabuti. Men, oh, quote nyo ako dyan, ha? Iba, ganun eh. May nasabi lang unique, kala mo unique. Pastor Ace. Gawin ng mabuti, ang mabuti. Uy, sikat. Ne, chak lang. Okay, so number two, ano pa yung mga bagay na dapat ating malaman at gawin para magawa ng mabuti ang mabuti? Eh, sabi dyan sa verse 2, actually, sa verse 1 and hanggang... 1 and 1, 2 and 3. Masabi diyan. Sa bandang huli sabi diyan, si Jesus 'to ha. Hindi, actually si Jesus, pero kinukumpara tayo. Ano yung dapat natin gawin na ginawa ni Jesus? Napasok diyan, for he that had suffered in the flesh. So kahit sino 'to, applicable daw yung tao daw na nag-suffer sa flesh. Ibig sabihin sinasadya mo na, ay doon hindi ka kumain para sa Panginoon. Or medyo mahirapan ka pa sa Panginoon, sa paglilingkod, o medyo mapagod ka pa sa Panginoon. Kasi sabi dito, pag nag-suffer ka lang ng gano'n, sabi dyan, hot cease from sin. Okay, so huwag niyong lilitaran lang ito, may explanation. To ibig sabihin daw, pag ikaw daw, sinasadya mo na anong kasalanan ang alam nyo? Mare, yan, magnakaw na yan, maganda na lang. Okay, magnanakaw ka dati. Eh ngayon, nagtatize ka na sa church. Amen. Ano ibig sabihin na? Magnanakaw ka pa ba nun? Malamang hindi na kasi tumigil ka na doon kasi ang ibig mong tawag dito ang pangunawa mo o yung thought mo sa pera, kung dating magnanakaw ka, gusto mo makalamang eh. 'Di ba? Kaya yung hindi sa iyo kukunin mo. Yun sinasabi dito kasi pwedeng misunderstood 'to eh. Tapos pag binaliktad mo ngayon 'yon, nagtatrabaho ka para sa sarili mo, and then tas mag-attize ka pa. Ibig sabihin na iba na yung perspective mo sa pera. So, hindi ka na magkakasala sa ganung bagay lang. Makita niyo yun. Yung sinasabi dito. And then, sa 2, sabi niya, that he no longer should live the rest of his time in the flesh to the last of men, but the will of God. Yung sinasabi ko. So, dati nagnanakaw siya. Ngayon, ayoko na magnakaw kasi unang masama, maparusahan ako. Pero, mamumuhay na ako sa Diyos ngayon. Ibig sabihin, gagawin ko yung gusto ng Diyos, ayaw ng Diyos na magnakaw ako.
Ngayon, magtatrabaho ako, and then, magbibigay pa ako. Isang example lang yun. Ano pa yung mga bagay na makalaman? May sabihin ko na natin point muna, na bago natin puntahan yung 3. So, point number 2 natin, paano tayo makagawa ng mabuti? Yung, una, ito nga, yung paggawa, kapintero ka. Ano bang gusto niyong gawin? Ano gusto mong maging, Sandra? Ang laki? Nasawan. Kunwari lang, professional. Ikaw na lang, balong. Automotive. Yan, gawin. Kailangan ko yan. Bad. Kailan lang, napag-gastos ako ng 20,000. Bad. At pinapakiusapan ko pa yung ano. Huwag yung ako tagain. Sige lang, 2.8. 2.5 na po dati. Sige, 2.5 na lang. Ano yung mga kasalanan ko natin ng mekaniko? Bakit gagaling yan sa mekaniko? Ha? Hindi, paano siya magiging magaling? Matitrain, magtrabaho, pumasok ka, huwag kang bulakbol, di ba? Kasi matututunan mo yan pag ginagawa mo at pag nakagawa ka, nung una matagal yan. Eh, pang pinagawa ko doon, natagalan sila kasi hindi nila alam itong susuki masyado eh. Kasi konti kasi yung ano yan eh. Lalo yung pagtanggal ng bearing ng gulong, napakahirap pala niya. So may gamit sila doon pang ginaganon. Hindi, pwede martilyo lang, bud. May mga special na gamit dyan. So paano ka gagamit? Ano gagaling? Gawin mo at eliminate yung mga nabanggit ko kanina, pagbubulakbol. Okay? Kaya, yan, kaya si daddy nag-repair yan. Pag may mga shortcut po sa repair eh. Okay? Pag hindi ka marunong, shortcut na lang, pasakan mo lang ng ano, babalik na naman yun, sira na naman. Ba't di ka magaling? Hindi mo inayos kasi. At ang term natin doon, kasalanan. Okay? Pag manluloko ka, tamad ka, hindi ka gagaling. Kaya yung mga binanggit dito, mga kasalanan sa verse 3. Okay? So ano pa muna pala? Ibang trabaho naman. Baka hindi nakarelate yung iba sa mekaniko eh. Anong trabaho? Construction. Ano yung mga yan, pandaraya din minsan sa construction? Kunwari, malaki na natin ha, kasi simple lang kasi yung ganyan eh. Kung nag-contractor ka, masyadong malaki yung singil mo, di naman dapat gano'n. Eh, may kompetensya ngayon, may the same work, pero yung singil niya, tama lang. Ikaw kasi, pangiinom mo pa kasi yung ano, pang go-good times pa yung, kaya nilakihan mo yung singil mo. Eh, bandang uli, hindi ka magiging mas magaling katulad nung isa kasi talagang disiplinado sila eh. Nakita niyo yan? Kaya, number two natin, point number two natin, para tayo makagawa ng mabuti, eliminate sin. Okay, again, hindi tayo magiging perfecto. Pero hanggat maaari, alam mo nang mali, alisin mo na sistema mo. Hindi tayo ba yun? Kunwari, yan, nagbebenta ka ng kung ano. Ano yung gusto ng mga kliyente, ganyan-ganyan. Huwag ka mali-late. Diba? Maayos ang bihis mo. Kaya kay Kuya Juno, yan, parang maaga ka na dapat dyan, diba? Kasi mga matanda, gusto. Kung ano man yan. Ano pa? Ano mga... Isip ako para makarelate yan. Mga teacher. Ganun din. Mag-aral. Huwag kang... Imagine yung teacher nyo, bakla or something, or nagti-tiktok. Alam mo si teacher nagti-tiktok. Tapos tuturuan tayo maging mabuting mamamayan. Ano yun? So kahit anong pwesta mo dyan, si pastor na lang. Ganun. Si pastor, ganun. Diba? May kabit si pastor. Niniwala ako ba yung pastor? Ganun, bad? Alam yung kabit? Niniwala ka yung pastor, ganun? Basta maghanap tayong Bible, kamusta yung kabit mo? So kaya, para magawa tayo ng mabuti, kailangan eliminate natin lahat ng kasalanan na kaya natin. Hanggat maaari, alam mong maling malit, alam mong maling hindi mag-review, alam mong maling magsinungaling, alam mong maling mag-excuse, alis mo na yun. Para ngayon, pag wala na yung, ito yung sabi pala sa Hebrews. Relate na relate ito sa Hebrews 12. Anong ginagawa ba ng kasalanan sa atin pag ang pinag-usapan is trabaho? At trabaho naman talaga yung paglilingkod, di ba? Nakibasa po, ready, go. Wherefore, seeing we also are compassed about with so great a
witnesses. Let us lay aside every weight and the sin which does so easily beset us. And let us run with patience the race that is set before us. Yan ang madalas example ng mga pastor, actually race yan pala, no. So wala tayong magaling na racing, no. Noong panahon ni Daddy si ano, sino ba din nag-number 1 din, Lydia De Vega. Yan. Galing daw noon, laki ng hita ng asa babae, no. Nakita ko pa tumatakbo tapos may dala-dalang cellphone. Habang tumatakbo ako, mag-selfie ako eh. Hindi ka makakatakbo ng mabilis. Kung nakakasal yung mga nag... Ang gandrive ako yung mga nagbabay, gumigit na, tapos mag-selfie pa yun. Bagay sila, leisure lang kasi nila yun eh. Pag tumatakbo ka, ito. Lahat yung, kaya talagang walang, wala halos suot. Kaya siya dapat daw, yung kamay mo, ganyan. Wala daw friction sa air. Ganun tayo, tumatakbo tayo sa race natin eh. Bilang mga Kristiyano, ba? Soul winner ka, likod ka ng Diyos. Tapos mayroong nakaano sa'yo, ay hindi ko maiwan yung cellphone ko, hindi ko maiwan yung aking ano. Gusto ka ba nagtumatakbo ako, nagkakape ako, Starbucks. Wala, hindi mo magawa ng mabuti yung ginagawa mo. Amen? Amen. Ganun yung lalo soul winning. Ito yung sa mga magandang ano yung sa soul winning. Alam natin, gusto natin maligtas sila. Basta pwede naman kahit may kasalanan ako eh. Lahat naman tayo may kasalanan. Pero alam mo ng kasalanan eh. Basta pwede pa rin. Pero ito yung problema. Mapapansin mo, pag meron kang daladalang bagahe, yung tao dyan eh. Ito yung sabi dyan, no? Ito pala nabanggit, no? So sabi dyan, let us lay aside every weight. Pabigat! Sabi nga na pa kayong pabigat sa grupo nyo. Ano sa grupo nyo? Ang sakit nyo, di ba? Kunwari, right. Sa project nyo, ito, ikaw yung ikaw magsusulat, ikaw yung magsasalita sa unahan, ikaw yung mag-iisip, ikaw yung magsusulat, ano ba ang ginagawa dyan? Ikaw yung mag-research, ikaw, anong gagawin mo? Pabigat. Pabuhat, ikaw pa yung gigisingin pa, nasa na si ano, ganyan. Oh. Okay, nag-aayos kayo nung natin, yung sistema, mayroon silang project eh. Ay, malapit na maik, sinira mo pa. Diba? Kahit saan, ganun eh. Okay na eh, sinira mo pa. Pabigat to eh. Diba? Sa church, diba? Nag-ano na tayo, sa church na tayo. Punta tayo sa church. Di maayos na yung church, diba? Nagtututo, nag-aaral, lumalago na yung iba, ikaw. Popornicate ka pa, yung mga ganun. Si ano nga pala, ganyan na. Ay, yung isa pala dito, mag-anakaw pala. Di, patay tayo dyan. Ay, may baguhan dito. Ano, sa church nyo may mag-anakaw? Ay, mga baguhan, mga ano yan, nag-aharap yan ng mali. Minsan, hindi lahat, ha. O, di ngayon, yung nagbubuhat yung iba, ikaw naman. Sige, buhat lang kayo, ha. Harap kang rockstar. Ano yan? Hindi yung nag-gets. Okay lang, hindi nyo alam yun. Okay yun. Okay. So, yun. So, ang kasalanan po. Kaya number two, natapusin natin dito, no? So, number one, dapat alam mo na kahirapan muna para makapag-ayos ka. Maggawa ka na mabuti. Accept mo yon at mag-develop ng skills. Pero number two, alisin mo lahat ng kasalanan na kaya mo at immediately na kaya mo na. Naintindihan niyo? Kasi may mga kasalanan later. Ay, kasalanan pala yun. Hindi mo alam, ilang mga baguhan. Iba naman, huwag yung pabuhatin sa kanya. Alam mo namang pupukpukin mo. Late ka. Ay, baguhan lang, baka hindi pa sanay eh. Ngayon, kung tatlong taon na dito yan, late ka pa rin. Yun ang masama, di ba? Yun. So yan, parang yung kasalanan daw nagpapabigat sa'yo. So parang ano itong positive motivation sa iyo ngayon to. So, hindi ka lang, pinapigilan na naman ako magkasala eh. Ikaw din ang mahihirapan eh. Dala-dala mo yun. Tumatakbo ka, bagal mo, hirap ka pa. Ikaw pa yung mga, naalala ko talaga yung tumatakbo, naglalagay po yan ng weights. Practice lang yun. Pero pag tatakbo na, inaalis nila yun. Kasi parang mabilis. Huwag ganun yun, matatalisod ka doon. Hindi, gusto ko pa rin may weights eh. Kaya sabi niya dyan sa Hebrews na natin. No? So ano pa?
Nasa point number 2 pa rin tayo. Hindi natapos sa kasalanan niya, by the way. Sa kasalanan, nabanggit kanina dyan, di ba? Inisa-isa dyan yung mga example na dapat nating, balik tayo. First Peter. Ano daw yung mga dyan? Binigay dyan, no? This is either kasalanan or kalayawan or kamunduhan. Okay? So, isa-isa natin. Ano yung lasciviousness? Naano natin to sa ano, no? Ito pong lasciviousness. Kaya nga, si ano ngayon, si Kibuloy, no? Pati mga pastor, nadadrag tuloy. Pag binasa mo yung mga comment, si pastor, kaya yung Catholic ang magaling kasi mga pastor, ganyan. Eh. Nadamay pa tuloy yung pastor. But anyway, bakit inuusig si Kibuloy? Dito yan actually sa 1 Peter din. Isa sa mga dinescribe dito yung mga false teacher. Ganun daw ang common. Tandaan nyo yan. Na lahat ng lalaki na detempt, lahat ng babae, pero iba to. Okay? So sabi dyan, nasan ba ako? Yan, kay Ibuloy. Yan yung mga false teacher, ganun daw lagi yan, madalas. Hindi mawawala yan. Bukod sa pera, kasikatan, babae yun, lagi yun. Liberal sila dyan. Kaya either divorce, maraming asawa, o yung ginagawa ni Kibuloy. Na again, sabi ng mga army niya, hindi naman totoo yan, pinagbibintangan lang eh. Matagal nang bali-bali tayo sa mga pastor, alam niyo mga pastor yun. Totoo yun. Okay, naintindihan niyo ba? Sira ulo po yan. So yun yung lasciviousness, kabastusan po yan. Okay? Last, ganun din. Pero yung last, pwede mag-extend niya sa ibang bagay. Makikita lang dito. Excess of wine. Masama bang uminom? Masto ng wine? So, syempre, pag-alak, masama talaga. Eh, basta yung juice. Eh, pag sobra. Diba? Puro juice na lang. Lagi nilang juice. Buti mo lang tunay na juice. Pag sabihin ito, pwede mong gamitin na yung pera mo sa ibang bagay. Puro ka. Pansarili. Ganun din yung revelings. Yan. Gusto ko ito yung gusto kong madaanan natin dito. Baka may tanong pa sa inyo. Basta pa wala tayong masyadong party dyan, masaya yun, di ba, pastor? Kilala akong church, may party dito, may party doon. Iba yung party sa pag may pinanganak, may party pa magkasal. Hindi enough yung ceremony, may party yun. Yung inaabangan ng iba, after party. Di ba? May mga pera, ganun yun. May program na yun. O ganun, maalis na ako eh. Kasi inuman na yun. Papalit pa ng ano yung bride, oh, tsaka yung ano, may ganun, pinaplano nila yun eh. So, bobolahan na doon, may games, kung ano man yan. Okay? Reveling, so pag sinabing revel, hindi to rebelde, ano to, yun yung pagsasaya mo, sobra. At yung mga luma dito, alam niya kasi, binanggit natin to siya sa Christmas, sa New Year, mag-birthday mo, talaga extravagant ka, pero, eh, basta, di ako gratize muna ngayon kasi nagastos ko na. Birthday ng anak ko naman yun. Kasi nangutang pa nga ako. Yun. Wala na. Banqueting, ganun din. Pag-banqueting, party-party po yan. And abominable. Ano pa lang to? Patikim pa lang to ng mga kasalanan. And then, kaya may sub-point tayo dito. Hindi lang basta kasalanan. Minsan nga, may mga bagay kasi ang hirap identify. Mali ba yung kasalanan ba yun? Wala naman sinabi sa Bible, kasalanan yung mag-party. Eh na nga eh. Ang kaya ang sub-point natin dito, other fleshly activities. Babagal ka niya sa takbo mo. Kasi kailangan mong unahin niya, makakatulong ka, mag-attise ka. For example, yun lang simple kasi topic natin kanina eh. Eh kaso pastor, may birthday si ganyan, may ganyan. Gagastos muna ako doon. Eh bakit ka pa nagpapaparty? Kaya bang kainin lahat yun? Hindi. Nagpapabongga ka lang eh. Ay, may pera pala si mapera pala. Ganyan yan eh. Tama ako, mali. Kasi wala akong maibang maisip. Baka may alam kayo. Ba't yung iba minsan nagpapangutang pa? Kasi kami, karaoke na yan. Di ba? Kahit sa inyo, di ba? Sarap po ito ah. Mayaman siguro to. Hindi nga eh. Nasa ano nga eh. Ba't ka mapapakain pa yung picture pa? Then Facebook pa? Tama, hindi. Parang ayaw nyo na ngayon oh. Magalang talaga. Alam nyo naman yan eh. Yan. So, sumadadrag ka niyan. Tumatakbo ka ng maayos, naglilingkod ka na, pero meron kang binibitbit sa likod mo ng hirap.
either pera or yun naman ito. May gusto kong i-win yung aking kapatid. Kasi gusto niyang samahan ko siya sa ganitong lugar. Katindihan niyo ba yun? O kaya kaibigan ko. Eh, pastor, paano kung mawi-win niya? Kung mag-solve-win ako sa labas, yung kaibigan ko dito, iwanan ko. Yan, di ba? Dalas, yung mga ganyang tanong, napakadalas yan eh. Ayan naman sinasabi sa ating solve-winning seminar. Una, kung makiisa ka dyan, na lost opportunity ka dito, dahil pwede maligtas eh, hihintayin mo yung kaibigan mo dahil kaibigan mo lang. Number one, mali, di ba? Numbers sa pag-usapan, kulang ka na. Pangalawa, pag hindi ka nag-solve-winning, hindi mo lang mawi-win yan, hindi ka gagaling, hindi ka magkakaroon ng skills. At wala kang compassion dito, sabi mo compassion ka sa kaibigan mo, kasi kaibigan mo nga yun eh. Minsan hindi mo siya gustong masave dahil mapagmahal ka, minsan kasi selfish ka rin eh. Kaibigan ko to, dapat masave. Eh paano nga kung hindi? Paano nga ayaw niya? Oh. So ngayon, nakatali ka ngayon dito, hindi naman dapat. Sumunod ka na lang sa kalooban ng Diyos. Marami na nagpatotoo niyan. Pamilya niya ayaw sa church, siya gusto niya. Anong gagawin ko, pastor? No, yung mga nagkapatao, ganun. Pag-pray mo lang, gawin mo yung kalooban ng Diyos. Amen. Magtapat ka dito, iyak mo sa Panginoon yung, ano mo, magugulat ka na lang. At may gagamitin ng Diyos sa kanila. Amen? Eh, kaysa na mag-compromise kayo, sama-sama na kayo dun. Itong involvement mo din sa gawain ng Diyos, ang liit. Nakita niyo yun? So ngayon, hindi tama yun. Hindi mo magagawa ng mabuti. Yung dapat mong gawing mabuti, kasi, gusto mong tangayin ito ngayon na. Eh, alam mo, gusto natin maligtas lahat, pero alam natin ang kaligtasan eh. Walang pilitan yan eh. So, para magawa mo, doing in well-doing, doing well, what is well and good. Okay? Kaya nasabi dyan, iwanan mo yung mga kasalanan and then, pati yung mga fleshly activities. So, bago tayo magtapos dito, meron pang paalala dito, no? Sabi dito, for in time past. Kasi sabi ni Peter dito, alam nyo na yan eh. Di ba alam mo dati nung ikaw ay ganyan, ganto, ganyan, anong man ang pala mo? Madalas ha, yung mga, sino dito yung matindi yung kaligtasan nyo, talagang bago ka maligtas. Di ba? Kahit si Kuya Jun, pinanalangin natin. Di ba? Sino pa ba? Lahat siguro kayo. Di ba? Yung amper lang, medyo hindi tayo nahirapan, pero salamat natin. Amen? Pero, sana huwag niyo akong pahirapan sa ibang damuli eh. Eh, si Rain, nahirapan pa tayo kay Rain? Amen. Amen, nauna lang si Napame, di ba? Ay, pinsan po ako, mabait po yung aso. Ano eh? Ano ka ba? Ha? Mahiyain. Yan. Actually, madali-dali. Eh, si Christian, no? Amen? Amen. Mahirapan kami Christian. Mahiyain din. Anong pwede natin gawin kay Christian? Eh, buti, malakas-lakas si Daddy pala dito. No? Saan na ba ako? Yan. Sabi dito, naalala nyo ba? Kaya ayaw mo pumunta sa church? Kaya ayaw mo kausapin yung soul winner, ano? May kasalanan ka kasi. Kaya yung ganyan, pagbabi yung tumatanggi, sa palagi nyo, bakit? May dalit, nakita palang Bible, ang layo ng pagkakaiba mo sa kanya, nasisilaw yan eh. Pero naligtas nga sila ngayon. Dapat alalahanin mo daw yun. Na dati ganun ka, ginagawa mo yung mga kalokohang kasalanan, di ba nahirapan ka doon? Oh. Kaya ngayon, kung gusto mong yung kasalanan pala, papahirap yan. Kahit ligtas na po, oh. Ligtas ka na, ligtas naman ako, pero papahirapan ka pa rin. Hindi mo iwanan yan. Iwanan mo na. Hanggat maaari, hanggat lahat ang kaya mo. Amen? Lagi mo malinaw naman ang kasalanan. Kitang-kita naman yan. Pag inom, di ba? Yan ang laging yan, madalas ano eh. Kasi kitang-kita yan, di ba, Kuya Jun? Yan, yan ang patutuo lagi. Talaga, ang hirap iwanan doon ng bote. Ganun pa yung mga yan. Pag nanon yung mga testimony nyo. Yung bote, parang may special meaning sa kanila yan. Parang kahit naman saan eh. Di ba, kung mahilig ka sakyan ang ano man yan. Parang di mo maiwanan. Pero iwanan mo na. At mamaya na tayo ibang point. Amen? At dalawa lang tayo kaya again, number one, para tayo makagawa ng mabuti, eh dapat number one ay accept mo na may suffering in, involved sa paglilingkod. At mag-develop mo ngayon na skill para makagawa ka ng mabuti. Gagawin mo yun habang nahihirapan ka sa paggawa ng dapat mong gawin.
And number two, iwanan mo yung kasalanan. Ganun kasimple. At pati yung mga kasama niya, mga fleshly activities na hindi naman technically kasalanan, pero makamundo pa rin. Ang hirap i-label ng kasalanan kasi wala naman sa Bible yan eh. Thou shalt not smoke cigarette. Huwag kang mag-vape. Wala naman sa Bible yun, Pastor. Pero fleshly activity. Amen? So mamaya na po yung iba, marami pa po ito. Now, let's pray. Panginoon, maraming salamat sa iyong mga salita. We pray na talagang makapangyarihan sa salita. So I pray again ang goal namin this year and onwards, magawa ng maganda, mabuti, ang mga mabuting gawain. At may mga paraan, Panginoon, na ito'y gagawin, kung paano gawin, dapat gawin. I pray na gabito yung mga preaching namin dito, Lord, pag-aaral, pang isa-isa po na ma-encourage kami, na gawin yung mabuti, at paano ito, Lord. Karoon ng ideas, Panginoon, isa-isa yan. At lahat kami sa pool, Panginoon, may mga ginagawa kaming hindi nakakabuti, kundi man masyadong masama still. Ito'y nakakabagal, Panginoon, sa aming takbo sa inyo, Lord. So, identify namin ito, Lord, and then maalis. Limit as much as possible, Panginoon. Tulungan yung bawat isa kung may kasalanan or habits, Panginoon, na medyo mahirap. Sabihin natin ganun, Panginoon, na dahil nga rin sa influensya, sa libutan, especially yung mga past, Panginoon, nakasanayan na. Kaya, Lord, I pray na kayo po tumulong sa bawat isa. Gamitin niyo yung salita niyo, Lord. And again, mabasmasan niyo ang kakainin, Panginoon. Lahat salamat sa nag-aandas, patuloy. Sa aming kalakasan, maayos na fellowship, Panginoon. Mamayang hapon, tuloy namin ito, Lord. Mamaya, kung na pa programa, practice, Panginoon, soul winning. Magawa ito ng maayos. Kaya, ito yung bawat isa sa salita. So, ilang po, Lord, kayo manalati. In Jesus' name, we pray. Amen. Amen.